both which are in heaven and which are on earth, even in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Sabay-sabay po tayo, verse 12, ready, go. That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na kami po ay magagabay, especially itong part na po ito ng scripture, Panginoon, ay na-abuse at na-misuse, Panginoon, at marami po, Lord, na nag-attack dito, Lord. So, I pray makuha namin original meaning nito, Lord, tamang meaning at interpretation, Panginoon. At salamat po, Lord, sa bawat isa dito, Lord. Kaya magpatawad sa mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Alalin niyo, Lord, namin yung paglilingkod sa inyo, Lord, mga ministry, Panginoon, na pag-ingatan niyo po, Lord. Maraming salamat sa preserve mga bawat isa, Panginoon. At wala naman po nasaktan ng bagyo at ang sasakyan pa namin, okay pa naman. I pray, Panginoon, na kayo po ay magpala ngayong gabi, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Daming gusto sabihin. Sige ba, baka po na po. Good evening po lahat. Good evening. Title po nito is To the Praise of His Glory. To the Praise of His Glory. Tandaan niyo po yan kasi kaya natin minagawa yung title para ina-focus natin. So again, nabanggit ko kanina, start po tayo ng bagong book, no? Kaya sana walang makuha nga ako ng ano, nakalimutan ko. Bimbo. Pinapawisan lang, hindi ko alam bakit, dahil ata sa topic natin. Medyo. So, sundan nyo po ako, dyan naman tayo, focus lang naman yan. So, kasi medyo hatiin natin, kasi nga, yung first part ng Ephesians 1, ay talaga naman, marami pong misinterpretation dyan. Natapos na tayo sa ating Calvinist, anti-Calvinist seminar. Pero ito po yung isa sa mga nabanggit natin dito yan. Pero lalo ngayon, tututukan natin kasi ngayon, isa-isa natin yung Books of the Bible. Para sa mga bago po na natapos na namin sa Thursdays, Bible Study Services, yung inuna namin po yung Matthew. Doon na, topical din kami. So pero yan, Matthew and then ano next? Lalo nyo pa? Hebrews ba o Acts? Nabutan niyo ba yung Acts, di ba? Hebrews na. Hebrews na. Hebrews? Hindi. Ano ba Thursday? Friday natin, nag-umpisa tayo sa Romans, and then Matthew, Acts, and then meron tayong Hebrews. Hebrews meron sa Thursday, di ba? Yun ang nauna, Hebrews, naalala ko. So, hindi na inabutan nyo. Inabutan nyo ba yun? Acts na kayo eh, di ba? Acts na kayo. So, yan, para ano lang, balance na balance tayo. Okay? Check ko na nga rin. Pero alam ko, kasi nasa YouTube yan kung ano, manood kayo. Maganda sa YouTube natin, hindi pa naman na-shutdown. Pero, naka-ano po yan, naka-playlist. Yan, tinitingnan ko ngayon. Lahat ng ating, for example, titingnan ko lang yung playlist ng Thursday. Kita ko agad. Saka ma-promote na rin yung ating, ano. Sorry. Kulang to. Ah, ito. Yan, dyan lahat, oh. So, Sunday morning, Thursday, Sunday evening. Yan, Book of Hebrews. Tapos na tayo. Okay. So, ulitin ko po, ha. Natapos na natin yung Thursday. Kaya maganda, hindi kayo po lumiliban. O, paglaban nyo. Series kasi yan, eh. Para talagang, ano, pag binabasa nyo ulit yan, kasi naalala ko dati, pag binabasa ko to, may mga nakukuha ko. Pero, yeah, lalo na yung Calvinist nga, ang napaka-active niya sa Facebook.
At ang mga style po niya, pamimim lang yan. Okay, sabi niya, ano ba yun? Yung nagsasabi daw ngayon, Calvinism is the gospel. So meron pa, yun nga, basta puro ano, puro Calvinist doctrine yung sovereign. Okay, so natapos natin sa Thursday, ulit ko lang, Matthew, Hebrews, Acts, and then, ano na? 1 Corinthians na agad. Puro tayo, ano eh, di ba? Puro tayo New Testament. So, after natin ng Ephesians, tuloy-tuloy na natin, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Tuloy-tuloy lang. Okay? Sa Friday, yung General Epistle. So, tapos na tayo ng James, 1 Peter, Romans, tayo nag-umpisa, Romans, Galatians, and then James. Then 1 Peter, 2 Peter. Tuloy natin yung mga General Epistle. Okay? So, yun. So, yun na. Okay. So, ano bang background ng Ephesians? Medyo tinignan ko rin po sa Wikipedia. Though, actually, ngayon ko na pagtanto, talagang di ano eh. Sa halip na matuto ka, malilito ka. Sa pag tinignan mo yung Wikipedia ng ganyan, malilito ka, ang hina-highlight nila dun yung mga critics. So, Kesyo, sino nag-sulat ng Ephesians? Napayan o, unang-una eh, Paul. Okay? So, siya yung ano eh, lagi siya may signature. Sabi ba naman, actually, hindi raw, ano, hindi ata si Paul yan eh. Ganun sinasabi ngayon. So, matindi ah. Kaya, ginagawa natin dito, tayo ay puro Bible. Okay? So, anyway, tayo na iniwala. Si Paul lang sulat niya kasi nasabi dyan. Hindi naman tayo lolokohin ni Paul, di ba? Doon kung naalala niyo si Romans, sino nagsulat ng Romans? Pero yung actual nagsulat? Sino nakakalala? Letter T. Walang Tadeus. Tertius ata eh. Tingnan nyo natin para makano tayo. Yan, tama. 22. Romans 16:22. I, Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord. So, ibig sabihin, may tagasulat si Paul. Pero syempre, siya yung nagsalita. Okay? So, siya pa rin yung author. Okay? Human author. Pero of course, ang Diyos ang pinaka-author ng Bible. Pero si Tertius yung nagsulat. Okay, so sample lang po yan. So, again, umpisa na natin. Excited ba kayo? Huwag yung absent ha. Ilang ano lang to. Try natin. Ilang chapter ng Ephesians? 6 lang to. So kung every week, edi isang 8-2 buwan. So huwag yung absent. Pero ito nga, first chapter pa lang, madugo na kasi may encounter natin yung word na predestinate, which is saturated po yan ng mga Calvinists. Ibig sabihin po nila dyan, ano natin ha, pag pre is before, destined is, sabi sa Tagalog, tinalaga, tama naman yun. So, pag tinalaga ka before, for example, ano ba ngayon, 2023, kunwari, na, yung ginagawa ng iba, hindi sa atin applicable to, kunwari lang. O, tinatalaga ako yung anak ko, na mga pasto, pag nawala ako. Ganun, di ba? So, tinalaga. So, anytime na mawala ako, yung anak ko, kunwari, yung ano, kapalit. Tinakda, tinalaga. Yung nagsabihin nun. So, naiintindihan nyo ba? So, again, hindi mangyayari sa atin yun, ha? Yung rules natin, alam yun, ha? Pero, kunwari lang, ganun, okay? Or, for example, tinalaga na, kunwari, si paglaki ni tumakulit na to, sino to? Si Jared, tsaka si Shana, paglaki nila, sila na, ha? Ganun. Tinalaga. Okay, di natin gagawin nyo. Pero, sa naitindihan nyo tinalaga. Okay. Problema dito, mga Calvinists, ganito sinasabi nila. Sino pa hindi nakakala mo ng Calvinist? Siguro si Kit. Diba? Siyempre, bago pa si Kit eh. Si Mam Donna, alam nyo na yung Calvinist? Nabuta mo na ba yung Calvinist? Hindi pa. Okay. Sabihin na lang natin ha. Ito bang katuluan nila? Itanggi man nila o hindi, naka-record yun eh. Tsaka masasaktan nga yan pag sinabi mong
Kasi alam mo agad yung pag nag-meme yan, pag nag-article yan kung saan, pansin mo, ang pinaka-tema ng katotohan nila, ang Diyos daw, pinili na kung sinong mapupunta sa langit at sino yung mapupunta sa impyerno. Kasi kung pinili niya mapupunta sa langit, eh syempre, kung hindi pinili, di impyerno. Ganun lang naman yun eh. So, minsan tatanggi nila yan, pero yung mga talagang alam nila yung turo sa kanila, yun na sinabi ni Calvin. Meron nga akong page number tsaka chapter, hindi ko lang, wala lang sa akin ngayon eh. Pero yung mismong Calvin na nakakausap ko, hindi naman sinabi yun, oh, ito eh. So, sinabi ko ito yung chapter sa book niya na syempre pinakaano niya is Institutes of the Christian Religion, pinakasikat daw yan hanggang ngayon, still in print. Ibig sabihin, talagang buhay pa rin. At naninira pa rin. Kaya, naitindihan ba ang pinaka-aral nila? Pinili daw ng Diyos. Mara, ito sa 1, 2, 3, 4, 5, yan. Kunwari, 100 tayo dito. Pinili daw ng Diyos dati pa. Kung sino yung maliligtas sa inyo. Itong 50, ligtas to. Kahit anong mangyari, sigurado maliligtas yan. Itong mga to, sorry na lang. Ganun sabi nila. Totoo ba yun? Ngayon, again, kaya nga sila mismo, nagwiwigil sila dyan eh. Kasi alam nila, parang mali yun. Mali talaga. Injust ang Diyos noon eh. Ang Diyos ay just, di ba? So, bakit sila nag-paint ng picture na ang Diyos ay walang justice? Okay? So, sinabi ko na yan, naitindihan na yung Calvinist. Calvinist, pinangalan kay John Calvin na nagtuturo na kesyo ang Diyos daw. Pinili niya na sa umpisa pa lang. Ito, sigurado to. Hindi nakilala niya na si Ezekiel, nakita niya na. Sigurado to, ligtas to. Pinili ko siyang maligtas. Si DM, hindi. Mga ganun. So, maling-mali ha. So, inuuna ko na yun kasi mamaya may mga parang ganong verses. Pero, titingnan natin kung makikita natin malinaw na hindi po. So, ulit. Sa natin, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, unang aral dito, of course, si Paul ay apostol. Pasabi dyan, by the will of God. So, ang aral dyan is, ano, siguraduhin nyo po, kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos na hindi ka magpastor, wag. Pag sinabi ng pastor ka, gawin mo. Hindi automatic again yun. Malalaman mo yun habang nagmamature ka. Kung nagmamature ka talaga, di mo naloka sarili mo. Kasi marami pong ganun. So obviously, yung mga loko-loko talaga, katulad niya, kibuloy, ganyan, obvious na yun. Pero kahit sa mga Baptist minsan, kahit yun nga, hindi sila nakapasa dun sa requirements or qualifications, sige lang. Okay? So, yan. So, number one, ha, by the will of God, siguraduhin mo na. Kasi ba't hindi po yung claim niya, apostol siya. Alam niyo naman si Paul, latecomer siya. So, the fact na claim niya yan, sinulat niya ilang beses, napaka significant noon. At yes, nagkakost ng minsan controversy sa kanila at sa atin din. Pero yun ang katotohanan. Siya ay apostol ng Panginoong Jesus. Napakalinaw dyan. So either magduda ka na lang sa Bible o ewan ko sa'yo, malilito ka. So magtiwala ka na lang. Pero again, yung putating line doon, by the will of God. Andan nyo po yan. Sa buhay nyo, bata pa kayo ngayon, lagi yan dapat nasa utak nyo. Kalooban ba ng Diyos na makinig ako? Kalooban Diyos na umatend ako? Kalooban ng Diyos na mag-ayos ako ng pag-aaral? Ganun ang mga tanong. Okay. So, sinabi lang dyan to the saints which is our Ephesus. Obviously, again, ang saints ay mga buhay pa, mga members sa church, mga Christian. And bakit may to the faithful pa? Again, hindi magkaibang set yan. Obviously, sa church mismo, meron minsan mga hindi ganun ka-faithful. So obviously, magtatatapat lang yung mga likod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Pero within that set, minsan yung iba hindi ganun katapat. So ibig sabihin parang, kaya malalim po yung Ephesians eh. Kung naalala nyo, Acts 20, Ephesian elders po yung ginather niya, hindi yung iba eh. Kasi nga doon siya eh. Pero napaganda ng speech niya sa Acts 20. So kaya may ano tayo doon, may parang background tayo doon. Ngayong Ephesians, Ephesial na. Anong klase itong mga to? Okay? So, yun po ah. So, kahit dito again, kahit sa atin bilang,
hindi tayo pare-pareho dito minsan ng take. Hindi rin tayo pare-pareho na pinagkakatiwalaan. Yung iba kahit hindi kahit ano lang, hindi mapagkatiwalaan. Kasi nga, alam natin, alam mo na, hindi minsan absent, ganyan. So, hindi mapagkatiwalaan ng matinding responsibilidad, for example. So, ganun po yun. So, yun lang yun. Naintindihan ba? Lahat sa kanila, ina-address to, but specially, hindi sinabi specially, pero yun ang ano ko dito eh. Siningle out sila eh, parang si Peter. Sabi, tell the disciples and Peter. Alalan nyo yun? Yung si Jesus ay nag-resurrect. Bakit niya sabihin the disciples and Peter? Kasi may emphasis yun. Lalo na si Peter kasi nag-doubt siya. Anyway, so ganun doon. So, the faithful. So, verse 2, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Parang ano lang siya, normal na greetings. Inulit na rin po yan sa ibang ano. Pero ulitin lang din natin, pag sinabing grace be to you, minsan kasi wala ang grace sa atin eh. Tama ba yun? Kaya yun yung kanyang desire. So sana sa inyo, katulad nung natapos sila sa Galatians, di ba? Ligtas na sila, tumatanggap pa sila ng ibang aral. So kaya tinatanong sila ni Paul, ligtas ba kayo? Di ba? Nag-umpisa kayo sa grace, ano ngayon? Tataposin nyo yan sa works. So yung sabihin niya, kaya yung grace dapat laging nasa inyo. So ang Diyos naman, ready naman siya. Kaso nga paano, kung kayo mismo, kunwari yan, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos ngayon. So, blessing yan. Yung iba, wala niyan. Pero ang tanong, makikinig ba lahat? Yung tanong. Yung iba, absent. Diba? Yung iba gagawin. Kaya sana, ganun po yan eh. Eh gusto kong itapig dyan sa preaching. Yung mga active and passive verb. Napaganong topic doon kasi sa Bible, paulit-ulit yung let, ganyan, let your light so shine. But anyway, saka na yun. So, grace be to you and peace. So, natapos din natin yung peace. Kung naalala nyo sa Psalms 119, paulit-ulit. So, napaganda ng peace. Yung iba, pag walang kapayapaan, kahit mayaman, miserable yung buhay. Tandaan nyo po yan, kahit sa mga desisyon nyo. Pag nagde-decide kayo, ito ba yung papangasawa ko, ito ba yung course ko, pero parang walang kapayapaan. Malamang may something wrong. Amen? Ngayon, minsan naman, ako hindi ko lang, sabihin ko sa minsan may mga time nga na siyempre hindi naman ako dating ano, confrontational na tao. Pero nung may mga time na naipaglaban din ako, salita ng Diyos, naramdaman ko rin yun, pero kinakabahan ka ba? Kasi alam ko na sasabihin ito. So, kaya nga, hanapin mo rin yung peace. Ibig sabihin, ang tanong, kung hindi mo sasabihin yung katotohanan, wala kang kaaway na tao, pero paano ang Diyos? Diba? Isipin mo ngayon, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano mong controversial topic, ano kahit di masyadong controversial. Pag alam mo na, na ito yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa, so may kapayapaan ka sa ibang tao, kasi hindi ka inaway, pero sa Diyos, paano? Wala kang kapayapaan yun. So yun na, medyo subjective yan. So obviously, ang sinasabi ni Paul dito, alam nyo na si Paul, di ba? So parang walang kapayapaan yung buhay ni Paul eh. Pero meron bang kapayapaan? Meron sa Diyos. So, hindi niya kaaway ang Diyos, sinusunod niya ang Diyos, so therefore, may kapayapaan siya. Pero sa ibang tao, inumura siya, inukulong siya, ginugulpi siya, gusto siya patayin. So, sana natindihan natin yun, ha? Okay, from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ang daming topic dito. O isa lang natin, ito mga common na, ano to eh, na, ang tawag dito, pagbati, no? Blessed be the God and Father of our Lord. So, kasi pagpalain nawa siya. Ano yung sabihin ng pagpanain nawa siya? Eh, ang Diyos, siya na, sa kanya lahat ng pagpapala, hindi siya kaya nagpapala eh. Ano yung sabihin ng pag, nawa, pagpalain ang Diyos? Ano yung sabihin nun? May angat, pwedeng ganun, or, kasi sa mga synonym talaga ng blessed is happy. So sana mapasehan siya, tama yun, maitaas siya, di ba? So obviously, sa mga ginagawa natin. Okay? Kasi again, wala tayong dadagdag sa Diyos eh. Pero kaya pag nagaganyan si Paul at kahit tayo, yun ang ibig natin sabihin, ma-bless, masiyahan nawa ang Diyos sa atin. Okay? So ito yung gusto kong topic. Sabi niya, who hath blessed us with all spiritual blessings? So, minsan pag-blessing talaga, ang unang iniisip natin, physical.
Kaya minsan yung iba pag nakatutok lang doon, eh ako wala naman akong blessing eh. Tapos blessing kayo diyan. So ngayon hindi makarelate yung iba. Hindi nakakaunawa. Kaya sinasabi dito, kung ligtas ka, tapos nagawa mo pa yung kalooban ng Diyos, o yung mga bata nag-uumpisa pa lang, pinagpala ka na. Amen? Pag naandun ka na, sapat ka na. Ngayon, di mo naintindihan lahat. Ako nga, pag nakikita ko sa'yo, talaga nakikita ko, pag nakikita ko kayo, I mean, nakikita ko yung sarili ko. Kaya, itong stage na to, naaalala ko, ganyan ako, wala akong masyadong alam, pero nagtitiwala ako sa Diyos. Amen? Yung kaya ko lang. Ganyan, pag atin-atin na yan, kaysa naman, anong ginagawa ko sa buhay ko. Amen? Kasi siya, nakikinig, bawat salita, tingnan sa Bible, makinig, yan, engage yung utak nyo, tsaka puso nyo. Ganun muna, sa umpisa yan. Pag dumating kayo sa stage na kayo na yung, ano, nangunguna, kahit babae kayo, kung sa pamilya nyo or what, di ba? Especially sa mga kalalakihan, masaya yan. So, yan. So, yung mga blessing na yan, yan ang sinasabi sa Bible, eh, tiwalaan na lang natin. Yun yan, nabanggit ko sa inyo, yun ito, mga to, mga bata pa lang. Hindi nyo pa nalalaman na yung blessing na nakakamtan nyo ngayon, yung iba, wala yan. May mga bansa po na walang maayos na churches. Malayo sa kanila yun, hindi nila alam. Kasi iba naman, lumaking kung paano pinalaki. So, pinagpapala na kayo. Pero may isa pang topic dito na ano eh. Nakamang sabi dyan, in all spiritual, in heavenly places. Ano yung sabihin nun? Ilan ba ang heaven? Diba? Isa lang naman ang heaven eh. Tsaka, paano tayo pinagpala in heavenly places? So, ano ba yung places? Again, di lang naman yan lugar na, ano yun, church building nga ito eh. Bahay, school, okay, sa career, okay, sa relationship, yan na, hindi na place yun, diba? So, obviously, lahat ng parang area ng buhay mo. But specially, sabi ito, heavenly. So, hindi na, huwag mo na isama dito yung mga, nari, pinagpala ako, nanalo ako sa basketball. Wala na yun. Kaya nanalo ako sa games namin. Hindi nakasama yun. So, yung mga heavenly places na yan, yung may kinalaman sa spiritual, syempre, sa Panginoon. So, ano yung mga example niyan? Of course, kung natututo ka, nag-i-improve ka, natututo ka, natututukan ka, may nagme-mentor sa'yo, bukod sa pasto, ano na yun, given na yun eh. Kaya sabi ko sa mga ano, ito, may mga tutukan kayo, si mamaya, may inaalagaan yan. Ganun kayo, especially mga adults, lahat may mga tinutukan kayo dyan. Na blessing kayo sa kanila, teacher kayo sa kanila, hindi kayo katisuran. Sabi, ito si mama ganyan, eh. Ano yan eh. Ayaw mag-church dahil kay ate, si kay kuya, huwag sanang ganun, ha? So, yan. So, mag-ipagpala tayo, pero heavenly places, ito po yung mga area ng ating buhay, may kinalaman sa Panginoon, pinagpala daw tayo doon. So, again, to what degree, alamin nyo na lang. Malalaman nyo rin yun later. So, unahin nyo sa knowledge muna, ganyan. Kaya yung iba sa inyo, inaano ko ng memory verse. Eh, hiya ako eh. Lahat naman nag-umpisa dyan, kaya nyo yan. Amen? Pag tinignan nyo, lista nyo yung mga nakabisado nyo na. Tsaka maganda yan, ulit-ulitin nyo. Pag last month, ito na yung kinabisado natin. Next month, iba na eh. So, i-quote nyo ulit yung last month. Mag-stick yan sa buhay nyo. Sa buhay nyo, sa puso nyo, tsaka sa utak nyo. Amen? At pag nakita mo yung dami ko na palang alam, blessing yun. Tuloy natin, according as He had chosen us, ito na yung topic talaga natin. Kasi ang interpretation again ng Calvinist, pinili na tayo para maligtas, wala ka na magagawa, kahit tumanggi kay Jesus, tatanggap ka pa rin. Eh, di ba yun? Ito yung sinasabi nila, according as He chose, pinili na tayo before the foundation of the world. Tama naman. Sinabi ba dyan na maligtas ka? Ano sabi dyan? That we should be holy and without blame before Him in love. So, lahat ba ng Kristiyano, banal? Eh, depende kasi pag sinabi mong banal. Lahat yan, banal positionally, sinasabi nila eh. Kasi justified ka nga, tagalangit ka, holy ka. Okay, pero yung another area niyan, or yung state, yung banal ka ba, hindi ka nagkakasala, di ba? Hindi. Ngayon,
Ano napansin niyo dyan pagdating sa kaligtasan natin? May tinalunan siya. So, mayiging, ano, mayiging banal ka muna o mayiging ligtas ka muna? Di ba naiiligtas ka muna? Ngayon, in-skip dito sa verse na to kasi nga, ang topic niya is holiness na. Dito na. Wala, ito yung hindi ka paligtas, dito ka naligtas, dito ka, nagpapatuloy ka na. Ligtas ka na, hindi ka na mawala. Okay? So, pinili daw tayo ng Diyos, syempre dito, from the foundation of the world, eternity past, para maligtas. Actually, properly understood, kung dadagdag niyo yung 1 Peter 1:2, kung di ko nagkakamali, according to His foreknowledge yun. So, talagang pinili talo, pero alam na rin ng Diyos na tatanggap ka. Again, pag nagsesele ka, laging may criteria po yan. Mare, pipili ka ng presidente. Bakit siya pinili mo? Wala lang. Kasi siya yung unang na andun eh. Medyo syunga-syunga ka nun. Ngayon, ano yung matalinong gagawin mo? Dahilan, bakit siya yung pinili mo? May dahilan ka. Sa palagay mo, siya yung magaling, matapag, ganyan. Ang Diyos kaya pipili ng random? Eh, lalong hindi. Diba? At alam na natin, kung paano tayo maligtas, mananampalataya sa Kanya. So, obviously, pinili tayo niya. Kasi alam niya, mananampalataya tayo sa Kanya. Okay? Regardless kung gano'ng katalino, gano'ng, alam niya na yun eh. So, pero, binanggit ko lang yun, kasi, baka maano natin dito eh. Mahalo. Pero ito talaga, itong Ephesians 1, kung titignan natin dito, hindi ito kaligtasan, kundi ito ay after na ng kaligtasan. So, pinili niya tayo. Ito pa yung isa kong illustration. Kanina ko pa iniisip to kasi nga alam ko, mayroon na topic eh. Ganito yan, ha? So, pag tinignan mo, lalo na to, sige. Dito tayo sa 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Lalo na yan. Yan ang ginagamit talaga ng Calvinist. Kasi nga, alino, basta ko yan, oh, pinedestine tayo para maging anak ng Diyos. O, di kaligtasan yun. Tama ba? Hindi. May tama eh. Pero mamaya, mabalikan ko yun, ha, yung binanggit ko kanina dito. May mag-illustrate muna ako. Ganito yan. For example, ako ay mag-sponsor ng contest. Okay? So, ang contest is, for example, yan, pinakamaraming na memorize na verse sa December, may prize. So, ang sinong pinakamaraming na memorize na verse, merong house and lot, nari lang, house and lot, may insurance, may kotse, kunwari, at may, kung ano man niya, kung ano yung, ang gusto kong tanong sa inyo, sinong namili nung kung ano yung bibigay ko? Siyempre ako, di ba? So, kahit sino yung manalo, pinedestinate ko na yung mapapalanunan niya. Naintindihan niyo ba yun? So, pero ibig sabihin ba nung pinili ko yung mananalo? In a way, oo. Kasi, pero may, pero dahil sa ginawa nila, kunwari, yan ang category natin, pinakamarami memories ng verse. Kung yun lang, ha? At mabilis or ganyan. So, pag ginawa niyo na yung part niyo, pipiliin na kayo according dun sa criteria natin for judgment and therefore, kung ano yung sinabi kanina na price ng una, first price, yun ay sa'yo. So, ano yung pinidetermine ko dun? Yung magiging sa'yo. Pero pinili ba kita? Kunwari, ikaw yung mananalo sa umpisa pa lang, hindi ka pa nagkakabisado. Ikaw mananalo ka, ikaw hindi. Ano yung dating nun sa inyo? Unfair, di ba? So, nakita nyo ba yan? So, natindihan nyo ba yung stage? Sinong nahuli? Malinaw naman, di ba? Kasi alam nyo yan eh. So, yun. So, basahin ulit natin ito ngayon. Okay, in light of that. Okay, again, pinili ba tayo? Wala lang, random, hindi. So, basahin ulit natin from 4, ha? Ako na lang pala. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, paano pinili yung mga maliligtas at hindi? Hindi, sabi dyan, that we should be holy. So, tinalunan niya itong kaligtasan. Ang gusto niya kasi sa mga ligtas na, kasi ang pinag-uusapan natin, ang makausap niya, mga ligtas na. Hindi natin pag-uusapan yung mga diligtas. So, anong gusto ni ang Panginoon sa mga ligtas? E di maging holy. Yun ang gusto niya. Again, di sinabing automatic magiging banal ka pag-ihirapan mo yung especially yung practical holiness na tinatawag. Diba? Sanctification na yun eh. So, party ka na noon. Pero yun ang gusto niya at inordain niya na yun na gagawin mo dapat. So, sana natindihan natin. So, ganun din po sa verse 5 ngayon. Pinedestate ka na unto the adoption of the children. O yun, sabi nga, pastor, edi pinedestate ka na maging anak. And therefore, pinedestate ka na maging ligtas. Parang totoo, pero ganito nga yan.
again, sa alam niyo na yung ating ano, 'di ba? Yung katotohanan sa paano maligtas eh, manampalataya ka. Ngayon, so ano yung sabihin nito, Pasto? Ngayon, ibig sabihin lang yan, predestinate ka na, pag, dahil ligtas ka na, ang predestination ng Diyos ngayon, pag ligtas ka na, anak ka ng Diyos. Nakita niyo yun, nilagpasan niya po kasi ito eh. Yung mismo yung paano ka naligtas, yung paano ka tatanggap, in-skip niya na yun kasi makakausap niya mga ligtas na. So, ngayon, kung alam niyo na yun, naitindihan niyo yung mas broader concept, context, sorry, at pati yung mga alam niyo na, yung mga tamang katotohan sa kaligtasan, malinaw na ngayon kung ano sinasabi niya predestinated siya dito na maging anak ng Diyos kasi nga, ligtas na siya, tayo. Kung sino yung naligtas, okay? And then, according to the good pleasure of His will, madali na yun. Ibig sabihin lang niya, ano bang gusto niya? Di ba? Maganda ang gusto niya, mabuti, eh, syempre, kaya yun. Hindi lang tayo naligtas, ang pinaka lagi natin ginagamit sa soul winning, pagiging anak ng Diyos. So, hindi lang basta naligtas, okay, ligtas ka, pero wala tayong ano, hindi kita anak. Hindi, maganda sa kanya, in-adopt ka na niya, anak ka na niya. Sana nakuha natin yun, ha? Kung hindi, balikan nyo na lang sa YouTube. Tuloy tayo, to the place of the glory of His grace when He had made us acceptable in the Beloved. So, madali na to kasi to the place of His glory dahil tayo niligtas niya na sa kanyang biyaya, ibig sabihin nun, siya yung mapapapurihan. Tindihan niyo ba yun? Eh, ba't basta ba maan siya mapapurihan eh? Mga kasalanan nga tayo. Pero mayroon nga doon, pag tayo ko na, nagbago ka. Okay, nakakita na mga tao para kayo magbago? Pag soul winner kayo, ng ano mo eh, parang isa, parang imposible, pero parang excited, exciting sa iyo. Maliligtas ba to? Itong taong to? Amen? Pero hindi mo pinagpapalagay lang na sigurado to ligtas pag niligtas. Eh, hindi ka pinili eh. Hindi ka na mag-ano nun, hindi ka na mag-effort, hindi ka na rin mananalangin, Lord, ligtas mo to ha. Ang pray mo doon, Lord, ligtas mo ba to? Lord, please, niligtas mo ba to? Solving ko na. Hindi, baka hindi naman, hindi ko na solving. Maling-mali, okay? Naintindihan niyo yung Calvinist ha? Maling-mali. Wherein had made us accept. So, pag ikaw ay siyempre anak ng Diyos, accepted ka na, doon na yun. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the richness of... So, binabalik lang niya. So, kung paano tayo naligtas, at ma-appreciate ngayon natin yung mangyayari after tayo maligtas, kasi nga, yun na ito the praise of God. At nabanggit din yung according to His riches of grace, kaya kahit mga kasalanan ka dati, dahil siya ay mapagpatawad, mayaman siya sa biyaya, yes, pwedeng maligtas yung mga taong makasalanan. Ngayon yung part na yun, wala akong problema doon kasi minsan nga, na-abuse na yan, kaya hindi ko na kailangan belabor the point, ha? Tuloy, wherein yet abounded toward us in all wisdom. Ang ganda, no? Sino yung he dyan? Wala namang iba, ang Panginoon, di ba? Tama. So sabi niya, toward us in all wisdom and prudence. Napagano, ibig sabihin, paano mo nga ililigtas yung mga tao kung ang kaligtasan manampalataya sa'yo? So again, ang pananampalataya hindi pwedeng pilitin. Yung mga tao na pinipilit nila yung kailan lang nag-iisipan ko yung ating mga method eh. Inukumpara ko sa iba. So nakakalungkot, ito kasi may na, ewan ko, dalawang magkasunod na araw ah. Kahapon sa kanina. Ewan ko itong mga Jehovah's Spot Businesses, parang active ngayon eh. So, especially kahapon, nilapitan ba naman ako, nagpapakarwash ako? Ang lakas ng loob nito, di yun ano ko lang. Ah, sige po, di tinanong ko ganyan. Naawa ako sa bata. Baka ganito yung message ko sa Sunday, kasi nga talagang ramdam ko eh. Yung bata, inuulit lang niya yung tinuro sa kanya. Amen? So kaya ako ngayon, nag-iisip ako, kahit pastor na ako at alam ko na mag-soul winning, minsan gusto ko maging better soul winner. Kasi nga itong mga to, anong gagawin ko dito? Kung tinanim na sa kanila, ganyan, kaya sa lupa lang daw sila, edi tinanong ko, ligtas ba kayo? Eh hindi, hindi naman kami sa langit, sa lupa lang kami. Eh si Paul, ligtas siya. Eh si Paul yung kami, hindi. Eh maratawa ka na, maaawa ka, nasamot-sari na. Kaya ako nabanggit po yun dito. Kasi alam ko, na katulad ng mga ginamit sa akin ng Panginoon, may wisdom eh. Though hindi full na full. Minsan, itong mga to, tataniman ako, ginamitan ako ng wisdom. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon sa atin?
Di ba? Katulad niya. Meron marami siyang method doon. Lagi sinasabi sa soul winning. Bakit si Jesus hindi nila nagtayo ng institution? Diba? School niya, siya nagtatag, methodology niya, at pumasok tayo doon, lahat ng gumaduate, ligtas. Ba't di ganun? Naisip niyo na ba yun? Diba? Kasi kung totoo, alam niyo na rin niya kung sa bagay itong mga bata pa eh. Kami, tagal namin graduate dyan. At alam namin na hindi ibig sabihin kahit gumaduate ka sa ganyang school, maayos kang, hindi rin eh. Okay? So, kaya inaalam, pinapaalam ko na sa inyo. Minsan, maganda yung school na ganyan, pero hindi lahat. At, again, pag pinag-usapan pa yung pinakakalooban talaga ng Diyos, magaling nga sila sa ibang bagay, wala rin. So, kaya gusto kong yan dito, kung nausundan niyo ako ha, parang ganito yan eh, planning. Kasi pag nagtayo ka ng school, ito mga teacher, ito mga ito eh, pinaplano mo yan kung paano sila matututo, di ba? In advance. Ganun din ako sa inyo. So, minsan, whole year, ano kaya ang ano natin, pag may bago dito, mag-shift na naman ang strategy, so sikit, bago na naman to, sana nakikinig. No? So yung mga ano natin, nagbibinatana, nagbabago ang strategy, minsan ganun lang. Kaya hindi madali. Anyway, anong wisdom meron ka dapat pag ganun? Diba? Eh lalo ang Panginoon, ang tagal na natin, pinaplano niya kung paano maliligtas itong mga to. Anong klaseng mga salita, yung mga ma-record sa Bible, diba? Ano yung mga parable na ulit-ulitin niya na para ma-retain sa mga magsusulat ng Bible, paano, galing. Grabe. Pag ina-imagine ko to. So when he had abounded toward us in all wisdom and prudence, again, kaya mga bata, huwag niyong accept sarili niyo kayo, ano lang ha. Kaya sabi niyo, mababang pinag-aralan at least, yung mga bagay na kaya mong aralin, hindi ka na pag-aral sa ibang school, at least nandito sa church. Amen? At actually, talo mo nga dapat yung iba. But anyway, maging wise kayo. Tuloy natin. Having made known unto us the mystery of His will. So, nakadugsong yan sa wisdom and prudence, ha? So, paano niya ngayon papaalam? Katulad ko po ngayon, isa sa mga, kaya minsan namangha yung mga, ano ka, pastor ka, ibig sabihin, ano, preacher ka, hinahanap yung salita ng Diyos. Parang minsan, kasi di ba lang sa mag-umpisa sa mga to, eh. Di ba? Pero, obviously, ako alam ko na. Kasi, alam ko na yung, ano, eh. Ang ano ko lang lagi dyan, katulad nga nung kahapon, doon ako sa pinaka-basic na tansyado ko na doon lang yung knowledge sila. Okay? So, pero alam nyo ba, yan, kaya ngayon, nakikinig kayo, iba-ibang ano nyo eh, pagkakaaral nyo, tsaka pagkakaunawa sa ating mga tinatopic kasi depende sa inyong maturity. Anyway, pinaalam sa atin yung mystery, pag sinabi pa lang mystery pa lang, hindi na alam yun eh, pag sinabi mystery ha, tanda yung mga bata na mystery, isang bagay na, ha? Misteryo, tinagalag mo lang eh. Ano yung sabihin misteryo, misteryoso? Ano yung sabihin nun? Hindi mo alam. Ba't kaya ganun siya magsalita? Ba't kaya, hindi ko malaman, misteryoso, di ba? Kung sinabi yung mga mystery, na-observe mo, hindi mo mabasa, parang ganun. Eh, lalo naman ang kalooban ng Diyos. Ano kaya gusto ng Diyos? Tindi mo naman, alam mo ang kalooban ng Diyos. Eh ngayon, yung mga basic, madali rin malaman. Pero, na-topic natin para sa Sunday School, di ba? Yung God's will. So anyway, so pinaalam sa atin, malinaw po dito, pinaalam kay Paul, at hindi lang sa kay Paul, pati sa mga Ephesians. So gusto ko sabihin, pwede nating malaman at dapat natin malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Again, hindi natin malalaman lahat-lahat, pero yung kailangan at pwede natin malaman, alamin natin. According to, inuulit po yung according to His good pleasure. Sa palagay niyo, bakit? Eh, lahat naman ang gusto ng Diyos, mabuti. Okay? Kaya nga, for example, nasa utak ko kailan lang, yung ano na naman, yung mga feminism na naman, no? So, ngayon, ay tanggap na sila, pati nga mga bakla, but anyway, pag sinabi ng Bible, kunwari, mga babae, ganito gawin nyo, magtitiwala ba kayo doon? Hindi ko maintindihan yung pastor, eh, kasi mas maganda, ganito eh, ganyan eh. Hindi ko maintindihan, well, marami kang hindi pa naintindihan. Okay? Pero lahat ng kalooban ng Diyos, mabuti. Amen? Mabuti kasi ang gusto niya, ay mabuti rin yung kung ano yung iutos niya sa iyo. Sana sinusundan niyo word for word, ha? Kasi doon tayo nag-ano eh. Which He had purposed in Himself. So, ano yung sabihin nun? Yung sabihin lang, no, minsan, huwag ka mag-ano rin. Ibig sabihin, huwag mong i-desire na malaman mo lahat ng alam ng Diyos at gusto niya. Amen? Kahit sa mga tanungan, sa forum, gusto parang, ito yan, gusto ng Diyos eh. Siguro yung iba, naiintindihan mo talaga, di good.
Pero huwag mo nang expect na lahat maintindihan mo agad at ngayon na. Okay? Eh, kaya sinasabi dyan, siya naman nag-isip dun eh. Siya naggusto niyan. Kaya minsan talaga, actually madalas, pagpapa sa Diyos mo na yan. Siya, ba't niya kaya gusto yun? Eh, sa kanya yun eh. Siya nag-determine nun, siya nag-purpose nun, yun na yun. Hindi ko kailangan alamin lahat ngayon na. Okay? Next, maga pala. Ito na yung word. Then, so, nabagita kanina yung isang dispensation, di ba? Ah, sorry, yung predestinated. Ito naman, another big term nila, okay? Ay, basa nyo nga, kayo naman, ready, go. That? The dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Ano yung sabihin ng dispensation? So, may aral ngayon na natawag na dispensation. Nakala mo yung word na dispensation napaka yeah, mysterious at sila lang nakakala. Tuturo ko ano yung sabihin ng dispensation. Alam mo ba na may 7 dispensation? Nasa sa Bible yun? Wala. Ah, meron. Dispensation eh. Pero hindi tinuturo nila. Okay? At marami na ako narinig na, paano kung hindi ka maniniwala sa dispensation? Nasa Bible nga yan eh. Yung word, hindi yung interpretation mo. Iba yun. Okay? At tingnan natin. Ibig sabihin ng that in the dispensation of the fullness of times, ibig sabihin po na dispense is parang binibigay. Ganun lang naman yan eh. So, ibig sabihin lang yan, ano yung sabihin ng fullness of time? Kailan ba yung talagang fullness of time? Sinabi sa Revelation, di ba, na mag-end na yung 7 years. Yung alam mo tayo yung term ah. There shall be time no more. Naalala niyo yun? Wala nang time ba? Ano yun? Ibig sabihin lang nun, yung kasi yung ngayon ah, sa panahon natin, ano yung inaabangan natin? Of course, ang Panginoon, yung Antichrist, syempre, hindi natin inaabangan para sambayin, pero inaintay natin siya darating. Then, yan, yung Antichrist, 7 years, syempre rapture, yung mga inaabangan natin. Ngayon, pag nasa millennium na tayo, at pagkatapos yung new heaven and new earth na, may hinintay ba tayong iba na mangyayari pa na period? Wala na eh. So, yung sabi lang dito, abangan natin yung time na yun, kasi pag nangyari na yun, ano daw? That he might gather together in one, all things in Christ. So, lahat ng mga bagay patungkol kay Jesus, kasi ngayon, hindi pa full eh. Yung iba ngayon, hindi pa sumasamba sa kanya, yung iba nga, nilalait pa siya, at parang hindi pa, kumpleto yung kanyang paghahari sa ngayon. At talagang hindi naman. Pero later, mangyayari po lahat yun. Kaya sabi ito, both which are in heaven and earth, even in Him. Kasi nga, kung alam niyo yung aral na sa end times, pagkatapos na pagkatapos, yung pinakadulo niyan, sabi diyon, si Jesus na yung lahat sa lahat. Siya na yung pinakaruler, siya na yung may tatas. Siya na yung ruler. Tapos syempre, masaya rin tayo kasi maayos siyang mag-rule, hindi katulad ni Marcos at Duterte, kasi naman yan. Nalaki kang frustrated, ito na naman to. Ha? Anong kalokohan na naman ginawa ni Marcos lately? Climate change. Kung ano-ano man yan. Si Jesus, pag may nag-ano siya, tama lagi. Kaya yun ang inaabangan natin. Okay, tuloy natin ha. In whom also we have obtained an inheritance. So, sino tinutukoy ditong whom na naman? Si Jesus pa rin. So ngayon, pero tinukoy dito yung ating good news, yung ating aanihin na. Okay, again, di lang kaligtasan to. Pag sinabi inheritance, una syempre yung langit. Pero yung mga reward. Okay, ito na naman yung word na predestinated. So ano ngayon yung predestined dito? Inheritance. Mga rewards. Kasi yung end na eh, katapusan na yun, hindi kaligtasan yun, kasi naligtas tayo dito pa lang eh. Kaya, anong significance yung sinasabi yung predestinated? Parang sinabi ko nga sa inyo kanina, yung rewards yan, ito meron kayo, ito yung mananalo, ganyan. Hindi ngayon nakaganong ka na, yun dapat iniisip natin dito, hindi yung unfair ah. Hindi yung, buti ako pinili, kayo hindi. Ganyan. Hindi ganun iniisip mo kung tama interpretation ng Bible. Amen. Kaya pinidestate ng Diyos yan, masaya tayo. Sinabi niya na yan, mangyayari yan.
At again, sinasabi niya, in purpose of Him that worketh all things after the counsel of His own will. So, nakikita niyo yung pattern, sinasarili niya eh, kasi nga, siya yung mabuti. Ibig sabihin, hindi ka mag-iisip na, baka kung ngayon, kunwari, ano ka ngayon, outcast ka ngayon, lagi kang binubuli. Doon sa langit, ganun pa rin. Huwag mo na isipin nyo, sa langit, hindi ka na bubulihin doon, bubulihin ng Diyos yung bully. Diba? Ayan. So, at siya, again, mag-counsel, ito yung parang iniisip or katalinuhan. So, kung siya yung sinagplano niya, napaganda niya. Tuloy natin. Kahit yung ating title, sabi dyan, ano? Actually, yung naulit na tong team na to, naalala niya sa 1st and 2nd Corinthians. Diba? Yung mga ilang titles natin doon, ganun yung mga titles. Tingnan ko nga. Ulit-ulit yun eh. Tingnan natin. Okay, sa 2 Corinthians 12b, all things for your edifying. So, gusto ng Diyos, kayo may taas, matuto, ma-build up. Okay, ano pa yung next na ano dyan? 2 Corinthians, di yan. Anti-sodomite, di yan. Corinthians. Nako, dahil may memory challenge. Mali, ah. So, ganun po yung ano niya. Hindi siya nambobola si Paul, pero yung totoo. Pag may ginawa niya sa'yo, nahihirapan ka man ngayon, katulad niya memory verse, nahihirapan ngayon, sa palagay mo, sino magkakinabang niyan? Hindi ikaw din, ako nga, nahingit ako sa inyo. So, lahat yung mga bata o nagkakabisado na, napapamiliarize na kayo salita ng Diyos, logi si pastor sa inyo, pero okay na rin yun. So, para sa inyo yan. Teka, napakarami nito. Corinthians. Hindi yan. Okay, medyo lang kinalaman. Confidence in all things. 2 Corinthians 7b. Para kanino yung? Sa inyo rin eh. Para lahat. Sa lahat ng bagay, confident kayo. Hindi yung mahihain ako eh. Ba't ka mahihain kung alam mo mapapabuti ka dyan kung anong plano ng Diyos at ginagawa mo sa Panginoon. Bakit? Perfecting holiness, ganun din. Para sa inyo rin yun. So, patunayan ko ba yung gusto kong patunayan? Andali ha. Ganun pa akong ano eh. Wala na. Not in vain. Dali. Dami sumisingit. That ye may prophesy. Okay? Para sa kanila din. O sa inyo. So, yun. So, gusto na, ang gustong palabasin natin, again, hindi sa binobola, pero, obviously, sa church, kaya kayo tinuturuan, yung nagtuturo sa inyo ngayon, na-experience nyo na yun. Dali, sinabi ko lagi sa inyo ngayon, mahirap yung pastor, pero bisan, i-realize yun, saya. Sarap. Masaya. Kahit mahirap, minsan, takot ka na, kinakatakutan ka ba, mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Pero, hindi, sarap eh. Exciting. Amen? Kasi pag na-realize ko man na yung ibang bagay ay pinabayad na ng Diyos para sa akin. So, 1 Corinthians 12, I would not have you ignorant. So, gusto ko lang sabihin, ang iniisip lagi ng lingkod ng Diyos para sa mga anak niya. Mga anak ng Diyos. Amen. Okay? Pero this time, that we should be to the place of His glory. So, ang dapat mapurihan, diyan ba kayo sa verse 12? Ang dapat mapurihan ng Diyos, pero sabi na that we should be to the place of His glory. Tayo din yung, again, kunwari, yung anak ko, lahat mabait. Sino yung papapurihan ng mga tao? Bukod sila, kunwari lang, ha? Stephen, matalino. Stephen, mabait.
Si Peter, mabait din, matalino din, galing din. At si Aiden, ganun din. Sino sa palagay niya makikita ng mga tao? Sila, tsaka Peter, yung, sino ba nanay niya? Sino ba tatay, diba? Eh sabi dito eh, maging maayos tayo mga lingkod ng Diyos, pero bandang uli, ang mapapurihan. Sino? Ba't kaya ang katalino ng mga yan? Di katulad natin, di natin alam gagawin sa buhay natin. Yeah? Parang yung mga artista, kung sino man yan. Parang kanina, may kinausap ako dito. Kaysa mayaman daw siya. Ay, anong ginagawa sa pera mo? Natawa-tawa lang. Nasasayang lang. Yung pera niya, basically, ewan mo, totoo nga yun. Hindi ko alam kung totoo yun eh. Basically, may lupa daw siya doon. Yun ang silbi nung kayamanan niya, pinag-iayabang niya. Ano silbi nun? Wala. Pero tayo, kung naglilingkod ka sa Diyos, kahit mahirap ka lang, ano pa, parang wala ka lang. Sino bang feeling yung wala lang kayo? Kunwari si ano? Hindi, huwag na. Magturo. Kunwari si, sino ba? Kunwari si Christian. Hindi, si ano lang, si DM. Kasi soul winner na to eh. Amen? Ay, si DM. Nalilalaitin kita ng konti ba? Okay lang. Kunwari lang naman. Tsaka para alam ng mga kapatid, alam din naman namin yan. Kunwari si Brad, di ba? Kasi minsan naiawa sa sarili ito, nagkakwento eh. Ako, ganito lang ako. Hindi ako masyadong magaling sa klase. Tapos, ano pa ba? Pag umuulan, binabaha kami. Ah, ganun ba ang kwento? Naiyak na ba kayo? Pero soul winner siya! Amen. Paano yun? Amen. So lahat yung bawi yun eh. Eh yung ibang hindi nga alam nila yun. Ano soul winner? Katulad nga yung usap ko kanina. Hindi nyo naintindihan yun eh. Ito nag-uipo na ng kayamanan sa langit eh. Siya dito nagsasayang, pati dito kayamanan niya, kung totoo man yun, nagsasayang. Eh, lalo sa langit. Wala, baka nga sa impyerno. Hindi niyo ba yun? Kaya huwag niyong mamalitin yung sarili niyo pag naglilingkod na kayo sa Diyos. Yung mga hindi niyo kayang gawin, hindi siya ini-expect ng Diyos sa inyo yun. Kaya yung mga kaya niyong gawin, ginagawa niyo, ang Diyos ang mapupurihan. Amen? Yung title natin yung, to the praise that we should be, to the praise of His glory. Kahit ano bang ginagawa, anong kaya mo, hindi mo kayang gawin, napapapurihan ng Diyos dahil sa iyo, sa ginagawa ang pinipili mo. Amen? Sabi dyan, who first trusted in Christ. Yun yung pinakaano doon. Importante. Kasi hindi ka gagamitin ng Diyos una kung hindi ka ligtas. Ewan ko sa forum namin, mga mata... Sa forum namin sa FWBC listener, mga talino mga tao doon, ewan ko ba't may mga sa nagtatanong pa rin na pwede ba akong humingi ng panalangin sa mga unsaved? Naasar yung isa eh. Eh ako, nakapagpigil ako. So, tinatanong pa ba yun? Ba't ka hingi ng prayer sa unsaved? But anyway, una, may tataas ang Diyos at gagamitin ka ng Diyos at matutuwa ang Diyos at mapapapurihan ng Diyos dahil sa iyo una, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Itong ano na naman kasi, itong gastusan na namin, medyo kinocompute ko na rin. Eh, kulang nga eh. Yung ano, masakali mang ibigay ni Daddy yun, yun, naikinig siya ngayon. Hirap pa rin tayo. Hirap. Kasi, medyo ano eh, pag minantli natin yun, okay naman, mayroon tayong sakyan, kaso, hirap. Magdidildil tayo ng asin. Masarap naman yung asin, di ba? Pero ganun, tiwala lang. Tiwala lang. Kung magdildil lang asin, di lagyan mo ng ano, fried chicken yung asin, di ba? Sarap doon. Pero di tayo pwede magtigil dahil wala tayong tiwala sa Diyos, eh baka wala tayong matira eh. Di mo nga alam yun eh, di walang matira, di pwede walang matira, meron pa rin. Sabi sa inyo yung asin, masarap. Eh ano ba, mahal na ba talaga asukal ngayon? Hindi ko napansin eh, kasi pag ganyan lang ako, ganyan eh. Magulat na lang ako. So, doon na tayo natapusin natin, ha? Kasi maganda yung part na yun, eh. Yung verse 13 onwards, iaano na lang ngayon, ibubus na yung point na nagtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So, parang kulang pa, eh. May question ba? Tiwala lang sa Panginoon. Amen? Amen. Basta hindi ko na alam, eh. Parang, ano, eh. Parang, sasabihin ko sa inyo, siyempre, dyan pa ako sa kalagayan nyo. Sabi nga sa inyo, pag nakikita ko yung daan papuntang church,
Eh, tatlong beses ako pumunta sa church sa isang linggo. Sabi ko, gagawin ko ba ito buong buhay ko? Yung tinatanong ko talaga sa sarili ko nun eh. Pero syempre, nilalagyan ko ng space sa sarili ko, baka mag-back out ako, di ba? Kasi alam mo naman, baka lang. Pero sabi ko, magtiwala lang ako ulit, isang linggo ulit. So, bandang huli, nawala na yung ano ko, dahilan ko para lumiban pa. Kasi nga, talagang natutunan yung dati matutunan. Nakita ko, wala namang i-offer sa isang libutan. Ano ba i-offer sa isang libutan na wala sa Panginoon? Ano? Ha? Pride. Yabang. Yun lang yun. Matulad ni, ano, yung mayaman nating kapitbahay, hindi ko lang totoo. Pag nagkwento yun, kasi ako dapat bumili yun. Ay, pag tumanda kayo, ha? Kaya sabi siya, maglingkod na kayo sa Diyos. Kaysa kayo ganun, tatawanan kayo. Kasi walang gusto makinig sa inyo kasi wala kayo napatunayan sa mundo. Alam, galang sa inyo. Lagi yung ganun ang kwento nun eh. Hindi ako pinapansin ito mo ito. So, bakit kaya? Yung tanong. Ako lang nagtatsaga dun. Anyway. So, yun lang ha. So, sana mapapurihan ang Panginoon dahil sa atin, sa ating pagtitiwala. Eh, madali na lang. Sigurado kang di madali magtiwala. May kaukulang actions and effort yung pagtitiwala. So, amen. So, si Skid, salamat. Andito. Magtitiwala sa Diyos to. Amen. Mabaptize ka na ba? Yan yun eh. Oh. Naku, malamig yung tubig, pastor eh. Ako nga, alam nyo, pag nagbababaptize kayo, ngayon, nagbababaptize, katulad yung ibang, dami nagbababaptize dito, wala, di ba? Ako siya, nag-compute din ako, though kaya naman. Yung tubig nung dati, mahal, di ba? Eh, minsan, buti hindi pa naman tayo na gano'n, no? Hindi tayo sinipot, nag-gano'n na ba tayo? Hindi pa naman, di ba? Kasi imagine mo, kung hindi ka sinipot, alam nyo, iniipon pa yung tubig, tapos, nasa ibababaptize, wala po, pastor eh. Next week na lang. Tiwala din sa Diyos eh. Amen? Amen. Ito kami tayo, ganun. Ganun lang. Tiwala lang sa Diyos. Amen? Amen. Tiwala ba kayo sa Panginoon? Magtiwala kayo. Unti-unti. Again, obviously, hindi todo sa umpisa yan. Pero unti-unti yan. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat at kami po ay nag-umpisa magtiwala sa inyo. Nung kami po ay tumanggap sa inyo, Panginoon, ay pray na kami po ay maging instrument niyo, Panginoon, upang kayo ay mapapurihan. Sa lahat po sa mga nalinaw, Panginoon, na interpretation sa Ephesians 1, first half, Panginoon, na hindi pala according sa mga Calvinist interpretation ang sabi niyo, but pag consider namin ang context ng buong chapter, ng buong book, at buong Bible, Panginoon, ay malinaw naman na hindi ito magkocontradict. So I pray na ganito po kami, matuto kami interpret ng salita at ng inyong kalooban, Panginoon, sa amin. So, ilang po, Lord, as we start this new book, magandang book, Panginoon, very famous, Panginoon, sa kaligtasan, sa mga kasawa, Panginoon, sa church, I pray na magpalaan niyo po ang aming studies. Hindi kami magliban, Panginoon, magpust, Lord. Excited kami. Thursday night, Panginoon. Okay, malulati, in Jesus' name we pray.